Mabawal ang junk food ads na target ay mga bata. Ito raw ay para mailayo ang mga bata sa health hazards ng unhealthy eating. Sa ngayon, bawal sabihin sa mga patalastas ng junk food na nakapagpapalusog ang mga ito. Lala Roque, GMA News. Susunod. Sa Star by Slim si Lohan, pumasok po na sa rehab ilang araw bago siya ikulong. At saksihan ang mga nagsaseksihang celebrity na rumampa sa FHM 100 Sexiest Women Victory Party. Mainit na balita dito sa Balitang Hali. Patuloy pa rin itong isinasagwang salvage operation ng Harbor Star dito nga sa sumadsad na Hammer H3 dito sa may pampang ng pantalan ng Maribeles. Kani-kanina lamang ay unti-unti nang gumagalaw itong barkong ito matapos sa paandarin ng kapitan ng barko itong makina nitong Hammer H3 para naman makatulong dito sa isang tugboat na humihila para nga matanggal na itong Hammer H3 sa kanyang pagkakasadsad. Itong malaking barkong ito at itong dambuhalang barge na ito ay nakaangkla isang kilometro hanggang isa't kalahating kilometro ang layo dito sa may gitna ng Maribeles Cove. Karaniwang nga nagtatago dito ang mga barko tuwing may bagyo dahil isa nga itong cove ay napapaligiran ng kabundukan itong bahaging ito ng karagatan. Pero nung kasagsagan ng bagyong Basyang, sa lakas ng hanging dala nitong bagyong ito ay kinaladkad at hindi kinaya ng angkla nitong mga dambuhalang barkong ito. Yung lakas ng hanging dala ni bagyong Basyang at dinala sila papunta dito sa Pampang. Sa kasamaang palad ay ang mga mas maliliit na bangka pangisda na nakadaong malapit dito sa pier ang siya namang inararo at sinagasaan nitong dambuhalang barge na ito. Tulad na lamang nitong bangkang pangisda ang narito, 35 mga isda ang naroon ng tamaan ito nitong barge. At sa kabutihang palad ay wala namang gaanong nasaktan sa 35 tripulante nito. Pero ang kasama nilang bangka, ang FB Alicia, na nasa likurang bahagi nitong barge na ito, ang isa sa mga directing tinamaan. 7 sa kanyang crew ang namatay. Sa kabuuan ay mahigit 20 barko at bangka ang lumubog o di ka naman ay sumadsad dito sa may pantalan at pampang mismo ng Maribeles. Ang ilang maliliit na barko tumaob pa at ang ilan humampas at winasak ang mismong breakwater. Ayon sa mga tiga rito sa Maribeles, ngayon lang sila nakaranas ng ganito kalakas na hangin mula sa isang bagyo, bagay na hindi nila inaasahan sa isang signal number 2 lamang na bagyong tulad nitong si Basyang. At patuloy pa nga rin tayo mag-aantabay dito sa isinasagawang salvage operation at kapag may mga ma-report pang mga nakikitang mga bangkay dahil inaasahan nilang pag natanggal itong malaking barko at itong isang barge ay baka may matagpuan pa mga bangkay dito sa loob nito dahil sinasabing may mga bangka pang itong nasagasaan habang ito ay dinadala papunta dito sa may pampang. Balik muna sa iyo, partner. Salamat, Rafi. David Beckham nagkwento kung paano niya napaibig ang asawang si Victoria Beckham. At Lindsay Lohan na nakatakda makulong sa July 20, nagparehab daw muna ayon sa isang celebrity website. Ang Star Bites atin ni Lou Ann B. Ilang araw bago ikulong pumasok umano sa isang rehabilitation center si Lindsay Lohan. Ayon niyan sa ulat ng celebrity news website na x17online.com. Binisita pa raw ang aktres ng kanyang ina, kapatid at ex-girlfriend na si DJ Samantha Ronson. July 6 nang mahatulan si Lindsay ng 90 days na pagkakakulong dahil sa paglabag niya sa kanyang alcohol probation. Sumailalim siya sa naturang probation matapos niyang masangkot sa isang drug case noong 2007. Sinagot ni David Beckham ang tanong ng fans mula sa iba't ibang panig ng mundo sa isang global web chat event. Isa sa mga inusisa. How did you meet Victoria and how did you make her fall in love with you? Kwento ni David, big soccer fan daw ang manager noon ng Spice Girls na si Simon Fuller. Siya raw ang nagsama kay Victoria sa panonood ng game ni David. She was in the players lounge and we started talking and we kind of, she'd had a bit to drink. And then she gave me her number, so kind of, I made her fall in love by giving her a little bit more wine. Ang samahang nagsimula sa inuman, maganda naman ang naging bunga. 11 years na silang kasal ngayon at meron ng 3 anak. Todo promote sina Jackie Chan at Jaden Smith ng The Karate Kid sa London. Kwento ni Jackie, bago raw sa kanya ang role na ginampanan niya sa pelikula. Hindi raw kasi tulad ng iba niyang action movies, mas kinailangan daw niyang umarte dito.
I said, you really trust me without action, only acting, the audience, they like it? Mm. Yes, we trust you. Then really appreciate you. You know, now improve. I can act. I want to be a Asia Robert De Niro. Present din sa press con ang mga magulang ni Jaden at producers ng pelikula na sina Will Smith at Jada Pinkett Smith. Gumanap si Jaden bilang isang American na napilitang lumipat sa China dahil doon na destino ang kanyang ina. Matututo siya ng martial arts mula sa handyman ng gusaling tinitirhan niya, ang role na gagampanan ni Jackie Chan. Luandi, GMA News. Rumampa ang mga nagsasaksihan celebrity sa taunang FHM's 100 Sexiest Women Victory Party sa World Trade Center kagabi. Inabangan ang pagrampa ng ilang Kapuso stars. Narito ang Star Bites. Naging very hot ang gabi sa World Trade Center dahil sa ginanap na taunang victory party ng 100 Sexiest Women in the World ng FHM. Nagsama-sama kasi ang mga pinaka-sexy na celebrities na rumampa sa stage. Dahil carnival ang tema, may mga magic acts na umaliw sa mga naki-party. Kabilang sa mga Kapuso stars na rumampa sa okasyon ay sina Jackie Rice, Therese Solomon, Eat Bulaga Babes na sina Diana Meneses at Julia Clarete, ang mga suki sa top 10 list na si Katrina Halili at si Iwo Moto na ang personal trainer para sa Mexi ay ang mismong boyfriend. Natutuwa siya siyempre for me kasi na-achieve ko yung goal ko na weight and masaya siya kasi alam mo yun, may mga taong pumapalakpak at bumoto sa akin, so he's very proud of me. Inabangan din ang belly dancing number ni Sherry at Diana. Hindi naman nagpatalo sa kaseksihan ng mga hot mama na sina Yula Valdez at Jean Garcia. I'm really very proud na palagi ko siyang, kumbaga nakakasama ko siya sa mga ganitong klaseng events. Kasi parang nilove team na nga kaming dalawa, diba? So nice and everybody's like very warm. Natuwa naman sila kahit paano. So I'm very happy. At syempre, pinakainabangan ang paglabas ng number one sexiest ngayong taon na si Angel Oxin na nagmistulang anghel sa pagbaba sa stage. Para sa mga nais makapag-relax, may inihanda pong event ang programang X-Life ng Q Channel 11. Yan po ay ang Relax to the Max, the X-Life Wellness Day. Sa linggo na po yan, July 18 sa Eastwood Mall sa Libis, Quezon City. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. May libre pong consultation sa health at beauty experts at meron ding libre masahe, makeup lessons at pwede rin makapag-uwi ng freebies. Naway nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Para sa iba pang malalaking balita, mag-log-on lamang sa www.gmanews.tv. At para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang GMA News, space on, at isend sa 4627. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali tuwing alas 12:00 para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, PR kang helpo. At live mula dito sa Maribeles, Bataan, ako naman po si Raffy Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.